tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si na Manong at Manat. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Service program host, Miss Susan Gay. Isang magandang umaga mga kaibigan. Welcome once again sa isa na naman pong edisyon ng ating public service program dito lamang sa Radyo Inquirer. Ito po ang inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW. Saan man po kayo naroroon, syempre, Tuesday edition po tayo. Ako po si Susan K. minus JC Quads, pero kapiling na natin, Professor Romel Agbayani, ang ating psychology professor. Hi, Prof. Good morning, Susan K. Good morning and welcome back. Thank you. At thank you sa mga palaging umaantabay sa programang ito. Salamat po. Mm-hmm. And as usual, bago ang lahat, yung aking munang pasasalamat. Thank you very much, Jehovah God, sa panibagong buhay po na regalo sa akin today. Sa pamamagitan naman ng kanyang anak na si Jesus Cristo, yung aking pasasalamat. Oo, si sumesegunda tayo dyan, Susan K. That's right. At ganun din yan, I'm sure si JC. Kasi si JC iahatid yung nanay niya, pabalik na ng Hong Kong. Kaya nagpapaalam yung bata, sabi ko, sige na, at kami na ni Professor Romel magpo-programa. Nag-text kaninang umaga. That's right. Pero kapiling din natin sa technical, nariyan, sina Kuya Raul, Kuya Erwin, at syempre si Engineer Fritz Sales, at sa, nandyan din si Arnel, at nasa technical naman, sa production naman, sina Miss Rose Cabrales, at si Angela. Good morning po sa inyong lahat. Good morning mga kapatid. It's nice to be back. That's working right. With you. Wala kang pasok ngayon, Professor? Walang klase? Semestral break natin ngayon. Ah, sem break ba ngayon? Oo. Talagang wala na akong nalalaman sa eskwelahan. Ano? Alam mo, nakakatuwa dahil nalalapit na naman yung Manila International Book Fair. Nagkaroon kami ng pagkakataon, Professor Romel, na makakwentuhan yung Vice President for Academics ng Philippine Normal University. At naikwento na niya ano yung tinatawag na 21st century learner, 21st century educator, and 21st century classrooms. Mm-mm. No? Pati na yung 21st century parents, ano yung role ng mga magulang ngayon dito po sa mga panahong ito? Kasi ibang-iba na noon at ngayon. Mm-hmm. Ngayon ba yung mga nanay, tatay ba, kahit sabihin natin mga abala, nakakatutok pa rin sa edukasyon ng mga anak? I mean, syempre, ine-enroll nila yung mga bata. Pero ang question doon na-monitor ba nila? Nakakapagturo pa ba sila kahit papano? I don't think so. Kasi kahit tinutukan nila, Susan, kaya alam mo, katulad ng kapitbahay namin ngayon, tinutukan siya pero inanlon naman siya sa kumun. Ah, ganun? Oo, she's spending time with her son pero para hatid sundo doon sa kumon, no? Oo. Whereas noong panahon natin, bakit hindi na lang yung parents mismo, di ba? Nagtuturo. Mm-mm. Oh, busy kasi, di ba? Ayun na nga, oo. Pero sabi nga natin sa psychological research, it was found out na kapag merong kasing presence mismo yung parents sa mga magulang, ay sa mga anak nila, may emotional impact nga kasi. Mm-hmm. At kapag merong emotional support na naramdaman ng mga anak nila, lalo silang na-stimulate intellectually, no? Oh, okay. So, yun nga, sana according to research yan, ha. Kaya wala pa rin talagang papalit doon sa
presence ng parents. Ito yung tinuturuan ng magulang na nakaakbay pa sa anak, di ba? O minsan yung mga, kung mga bata pa talaga, nakakalong pa habang tinuturuan magbasa. Oo. Tsaka yung, yung binabasahan sa gabi bago matulog, nangyayari pa ba ito? Kasi ako wala nang maliit eh. Wala nang maliit. Oo. Yung... May mga magulang ba na nagkukwento sa iyo, Professor Mel, na binabasahan pa nila ng libro, o di kaya kahit galing sa mga tablet nila, yung kanila mga anak may bago ilan, matulog. May meron ilan pa rin. Alam. Oh, meron pa rin. Oh, that's good. Mm-hmm. At mahuhusay, bright yung mga batang. Yung nakikita mo talaga. Kaysa yung mga batang nagsusulo on their own sa mga gadgets nila, no, at hindi natutulog. Tama. Yun ang matindi. Nagpapakapuyat na akala mo yung may ino-overtime. Yun na nga. Mm-hmm. Makikita mo yung impact ng mga bata. Yung dating ng mga bata na... may emotional support ang mga parents. Mm-mm. The way they talk, the way they express themselves, may kita mo. Alright. Na, so, yan ho ay napagkukwentuhan namin ni Professor Romel opening dahil September 14 to 18 next week na po yung 37th Manila International Book Fair. Ito, kaya ngayon buwan na pala. Ito na nga pala yun, ano? September 14 to 18. 14, 15, 16, limang araw po yan. 17, 18. Mula po Miyerkules hanggang araw ng Sunday. So magkita-kita po tayo doon. Naroroon ang inyong Bantay OCW Foundation sa 37th Manila International Book Fair sa SMX Convention Center Mall of Asia sa Pasay City. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program. Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Siyempre, para po sa ating pang-Martes na edisyon, kasama natin si Professor Romel Agbayani. Aba, may kinalaman po sa mga hakbang, ano ho, para magkaroon ng maiging relasyon ang kapamilya ng ating mga OFW at maging tayo dito ho sa ating sariling bayan. Aba, hindi nga nag-abroad kasamang Romel, pero... weekend din ko magkita dahil hating gabi na kung umuwi at madaling araw kung umalis. Eh di ba parang higit pa sa pag-OFW ata yung ganitong klase ng mga pamilya. Yun na nga. Yan nga yung ironic dyan. O kahit they live in one house naman. Pero yan nga, they are emotionally divided kasi yung anak nasa isang kwarto. May ganun eksena. Tapos hahanapin, magte-text pa. Uh-oh. Anak, bumaba ka na. Bumaba ka na. Anak, nandito na kami sa... At yung pagkain ng sabay-sabay. Ito ata yung nagbumukhang restaurant na rin ang mga tahanan ngayon, no? So mamaya po yan aming topic, very special topic ni Professor Romel Agbayani. Ano nga ba yung mga hakbangin para po napapanatili natin yung maiging relasyon ng magkakapamilya sa loob at labas ng ating bayan. Lalo pa kung nasa iba yung dagat, no? Dagat. Ang miyembro ng kapamilya, it's either ito yung mga magulang or yung kanilang mga anak mismo, yung nangingibang bayan. Okay, so mamaya po yan. At sa ating Health Watch, very timely, may kinalaman sa Zika virus at saka yung heart valve disease naman po ang ipapatalakay natin sa ating cardiologist na si Dr. Ernie Baelio. Kaya kaagad, Professor Romel, dako tayo sa ating mainit na mga balitang OCW and yung pong aming smart helpline 0998-991-2629. 0998-991-2629. Pwede rin po kayo mag-email sa amin, bantayocwfoundation@yahoo.com or susankbantayocw@yahoo.com. Balitang OCW. Alamin ang pinakahuling mga balita hinggil sa ating mga OFW saan man sa mundo. Mga bagong batas at pulisiya ng pamahalaan sa loob at labas ng bansa hinggil sa ating mga overseas Filipino workers. Lahat ng yan sa Balitang OCW. Prof, Professor Romel, yung usapin ng Zika virus, no? At kahapon nga, ang Department of Health ay mas very comprehensive yung pagtalakay nila. May kinalaman sa virus na ito. At ayon nga sa balita, yung mga Pinoy naman natin sa Singapore ay hindi anya apektado nitong Zika virus. Dahil may naitala lamang na mula lamang daw po sa nag-iisang kaso
Noong nakaraang linggo, ito ay lumobo na sa 258. So ganong kabilis yung paglaganap ng Zika virus sa Singapore. Pero ayon po sa ating Philippine Embassy doon, yung bilang na ito ng mga apektado ng naturang sakit ay wala pa rin na itatalang Pinoy na sinasabing naapektuhan. Chinese ang marami. Mm-mm. Pero ayon kay Consul General Victorio Dimagiba Jr., sabi niya na ayon daw po sa Singaporean government, sila ay nakikipag ugnayan sa Ministry of Health at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan ng Singapore, at sinasabi naman na anumang report na makukuha ng gobyerno ng Singapore at may kaugnayan ito sa ating mga Pilipino ay kaagad itong ipagbibigay alam sa ating Philippine Embassy doon. Pero sa kabila nito, patuloy pa rin po ang paglala at ng naturang pagkalat ng naturang virus, at nariyan din yung patuloy na paalala ng ating Philippine Embassy sa may bilang na 160,000 na mga Pinoy po sa Singapore na maging maingat pa rin po, mag-take ng precautionary measure para daw po sa dahil sinasabi nga mabilis yung pagkalat nitong mosquito-borne disease na ito, Professor Romel. Yun na nga lang, di ba? Yung from ilan tapos naging 258? From isang. Oo, mula sa isang kaso lamang. Very contagious. Ngayon ay 258 na. Mm-hmm. At nagpalabas din ng advisory ang ating embahada, ang Philippine Embassy ng Singapore, kung paano po maiiwasan ng mga Pinoy doon ang pagkakaroon ng Zika virus. At pinapagamit din ang kanilang social media accounts, email at websites para po mabilis na maipakalat yung impormasyon. Ang mahalaga nga dito, yung tamang impormasyon, Professor Romel, no? Mm-hmm. Kasi kung tama ang impormasyon, definitely kikilos. May tamang action. Accordingly, no? Oo nga, yung ating mga kababayan doon, o yung citizen, yung lahat na sila doon, kahit alam naman natin ang Singapore, iba't ibang lahi. Yan na nga. At city-state lang to, pero nagkumalat. How much more sa mga mas malaking bansa, no, na hindi tama yung impormasyon nila. Kaya medyo alarming ito. No? At saka may mga virus na mas nabubuhay sa maiinit na bansa. Di ba? Katulad nung SARS na yon, mas tumindi yon dito sa Asia. Mm-mm. Ngayon yung Zika virus, tingnan natin, mukha atang mabilis ang paglaganap nito dito rin sa Asia. Mm-mm. Iba rin yung mga virus na nabubuhay, Prof, sa ano, no, sa mga malalamig na bansa. Sa malalamig na bansa, hindi sila masyadong affected, no. Mm-mm. Although na-associate natin lately yung Zika sa Brazil, di ba? Sa ano nangyari yung Rio Olympics doon. Pero hanggang sa Asia, ano, may mga cases na sa Pilipinas, di ba? Yesterday may balita. Sabi nga, kaya kahapon nga may briefing na ginawa ang ating Department of Health. So, naroon pa rin po yung palagi na paalala at conscious tayo. Importante doon, alam natin na mayroon yan at nang napag-iingatan po natin ang ating mga sarili, ang ating mga kalusugan. Sa iba pa nating balita, si Pangulong Duterte tatanggapin daw yung desisyon ni Pangulong Widodo ng Indonesia hinggil sa kaso ni Mary Jane Veloso. Although sa press briefing ni Pangulong Duterte bago siya magtungo sa Laos para po sa ASEAN Summit, sinabi niya na handa siyang makipag-usap kay Pangulong Joko Widodo tungkol nga sa kaso ng ating kabayang si Mary Jane Veloso. Pero sabi nga ni President Duterte, Prof, sabi niya, "I may just have to ask President Widodo in the most respectful and very, very courteous way, and if my pleadings will fall on deaf ears, I am ready to accept it." So, kasi syempre siya worldwide, kalat na kalat, sabi nga. Mm-mm. Sabi nga nila Ira Panganiban at Den Makaranas kanina, yung pagtanggap sa kanya ng ilang mga ASEAN leaders doon ay mal-rockstar na pangulo. So, ganun siya kapopular, hindi ba? Yes. At very popular yung kanyang gera kontra droga. So itong si Mary Jane Veloso nahatulan sa kasong droga. So para nga namang hihingi siya ng apila kay Pangulong Widodo na baka naman pwedeng mapatawad mo na yung aking kabayan. Pero ang sinabi niya, kung hindi papayag, wala siyang magagawa. At least nag-try sila. And there's no harm niya in trying, sabi nila. That's true. Mm-mm. At alam naman natin na yung kaso din ni Veloso ano na, nandun na siya, nasa bingit na eh. Hindi ba? Alam mo yung kwento nito hanggang sa ipinull out pa siya. Pinutukan natin yan, di ba, last year pa? Yes, yes, that's right. Di masubok dito yung masukat yung popularity ngayon ni Duterte, ano? Oo.
Oh, so kung popularity or pagbibigyan siya, pagbibigyan tayo kasi sa Indonesia para rin sa China, walang pinagbibigyan, prof eh. Kahit yung alam mo, bansang Britain, Japan, hindi rin nila pinagbigyan. So tingnan natin kung pagbibigyan nga si Pangulong Duterte at this point. It's a Muslim country, right? Ang Indonesia. That's true. Okay, so antabayan na po natin kung ano yung mga bagong balita mula po sa galaw ng Pangulo sa Laos. At ito po ay may kinalaman doon sa ASEAN Summit at naroroon ang Pangulo ng Bansa, si Pangulong Rodrigo Duterte, para po sa kasama ng ilang mga leader po ng iba't ibang mga bansa. With Barack Obama. Ay, naku, may issue pa dyan. Oo nga. Sandali muna. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Hello kay Captain A. Oo, nakatutok pala siya ngayon. Captain A, good morning. Captain A, hello po. 9 minutes bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Sige, pagpasok ng alas 11, papasok naman yung ating counseling portion with Professor Romel Agbayani. And sa alas 11:30 naman ng umaga, si Dr. Ernie Baelio para po doon sa ating Health Watch. Oy, very interesting yun, kasi nga yung Zika virus. Ipatalakay natin sa Looking kanya. Looking forward to that. And yung pong may kinalaman sa heart disease din eh, siyempre. Heart valve. Oo, no? Heart valve. Oo, ano nga ba yung heart valve na yan? And Balbula, yung mga questions po ninyo, pwedeng pumasok na po yan sa amin at patuloy na pumapasok 0998-991-2629. At pangwakas sa ating exchange rate, magkano nga ba ang palitan ng Tuesday piso sa dolyar ngayon? Oo. Nakapalit ako last time eh. Oh, magkano ang US dollar? Last week, 46.5. 46. May, oh, ngayon kasi 46.65. May palitan kami diyan sa Sampaloc area eh. O sige. US dollar 1 peso to 46. Point, ay 1 peso. $1 to 46.65. Okay. Okay. Japan yen 0.44. GBP. UK pound, o GBP pa lang, ano doon. UK pound, 62.06. Great. Kahapon, mataas-taas, 63. Great Britain. Oo. Hong Kong dollar, 6.01. Singapore. Oo, teka. Yung CHF, o ano yung CHF? Switzerland, Swiss franc, CHF, ang ano niya, 47.62. At yung... Paliitin na nga natin, sandali po lamang ha, kasi yung pagtingin namin doon sa ating exchange rate. Hong Kong dollar, nasabi na natin, hindi pa? Yes, nasabi na. Canadian dollar po, CAD 35.93. Singaporean dollar, SGD 34.32. Australian dollar, 35.29. Bahrain dinar, 23.74. Kuwaiti dinar, oy, walang presyo siya rito. Saudi riyal, 12.44. O yung mga nag-aabang po ng palitan ng piso sa dolyar. Brunei dollar, 34.20. Indonesian rupiah, 0.0035. Thai baht, 1.35. United Arab Emirates or UAE dirham, AED siya, 12.70. Chinese yuan, 6.98. Korean won, 0.04. At yung euro ay 52.06. So konti lang yung difference. Ay, malaki rin pala. 52 to 46 ano kung yung euro sa US dollar. Pinakamataas talaga yan. Ang pinakamataas pa rin nila. Pound yun. Yeah. Oo, pound yung pa rin. Pound. Tsaka yung Bahrain dinar. 123.74 Bahrain. Okay, so yan po ang palitan ng piso sa dolyar para doon sa may mga dolyares pa na magpapapalit ng inyong mga salapi. Pag-ingatan po ninyo, tsaka mamili. Mamimili sila ng mga, ano nga tawag doon, yung mga palitan. Yung mga palitan ng dolyar. Palitan.
Please magbilang na yan. Ako may daya yan. Hinuhugutan nila yan. O tsaka pwede mamili nung mga matataas. Ikaw ba sa bangko? Ako naman from BDO, release ko siya as dollar. Dollar na siya. Then meron dun palitan dun sa area na yon sa Sampaloc. Yun yung maganda. So pag winidraw mo siya dollar. Hindi mo siya winidraw as peso. Why? Mas mababa pagaling sa bank. Mas mababa. So, ahanap ka ng mas mababa. It's either ayun Western na yun, money changer. Money changer. Yan naman ni Raul. Okay, money changer. Para po, salamat po. Ayokong banggitin yung money changer ko. Wag mo kasi baka ma-promote pa natin. Ma-promote pa natin. Pero maganda doon, mataas. Suki kami doon. Sige. Kasi may binabanggit din akong money changer dyan sa may Manila. Mm. Yung nagbabawas kasi siya eh. Yung bibilangan kanya, kunyari, 10 piraso, magiging 8 lang yun. Kinukupitan niya. Doon sa sinasabi ko nga, Susan K, may kita akong 1,000. Pero yung bilangan namin doon sa nagpapadala, ganito lang yung kanilang kwenta. Mm-hmm. Pero pag ipapalit ko dito, may 1,000 na sobra. Talaga? Maganda yung money changer na yan. Maganda yung ano, yung exchange rate niya. Mm-mm. At saka malikot naman yan, hindi pare-pareho eh. Correct. Kahit halimbawa magkakatabi silang mga money changer doon. Ano? Sir Raul, salamat sa ano ha, sa tip na yon. Kahit tabi-tabi sila, di ba, meron dito mababa. Yung unang mong pupuntahan, mm-mm, yung akala mo eh, ay ito, malaki-laking pwesto. Mm-mm. Baka ito okay. Yung pala siya pa yung mas mababa. Yung benching ko, malaki na yun. Yung pag maipon yan, di ba? Ang senti mo, big deal yan sa mga... Kailan na pasukan? Sem break ka mo ngayon. Sem break. Doon sa mga trimester, 1 week lang kasi ang ganun kabilis? Ang pahingan nila? Mm-mm. So, at least sa trisem, nakatipid sila ng isang taon. Tama ba? Yung isang taon, no? Oo. Pero ngayon, ano pa rin? Mas marami pa rin yung 2 semestre kada taon. Mas marami pa rin yung school na yun eh. Oo. At ngayon na pinatupad yung K-12 program na yan, maraming profesor ng first year and second year college, tama ba? Mm-mm. Sila ang walang trabaho ngayon. Anong ginagawa nila? Yung mga iba pumupunta sa high school. Senior high, yung grade 11 and 12. Okay. Mm-mm. So ibang ano yun? Ibang subject matter, di ba? Iba, yung mga general subject. Unless nagturo ka ng major subjects, di ma-retain ka. Mm-hmm. Kaya lang pa rin nag-decline continuously ang mga estudyante. Until next year, you can really feel na talagang nag-decline ang mga estudyante. So therefore, nag-decline din ang mga professor sa koleyo. Mm-hmm. So maraming nawalan din ang trabaho. Marami, yun, no? Oo, marami. Yung mga iba na-unshoes na ganyan, mm-hmm, na parabang katapusan na ng mundo. Ah, ganun? So sila ngayon yung matindi rin yung anxiety, no? Yung anxiety level nila. Yung stress na stress. Okay, imagine mo kung ilang taon nagturo tapos biglang nawalan ng trabaho. And hindi naman sila pwede ma-accommodate dun sa mga pang third year or fourth year college students. Pwede ba yun? Hindi. Kasi dahil yung mga subjects nila talaga pang first year. Ayun. So, kung it's either kumunta sila sa high school. Uh-huh. So, yun lang talagang option nun? Yes. Yung grade 11 at grade 12. Yes. Pero mag-decline din yung salary rate nila. Ah. Ganun ang mga issues yan ngayon sa academe. Oo. Ganun ang mga issues ngayon dyan. So, kami mismo, na-unsious, ano? Mm-hmm. Kami, I'm including myself, hindi naman. Kasi, marami tayong option naman na gagawin. Mm-mm. So yung anxiety tsaka yung ano nga ba pagkakaiba ng anxiety tsaka yung fear? Diba yung fear, ito yung current. Yeah. Pero yung anxiety... Fear can be in a short term, mm-hmm, while anxiety can be pwedeng extended. Pwedeng running, no? Nagpapatuloy, nagtatagal. Yes, nagtatagal. Mm-hmm. Kaya nagiging anxious ang tao. Mm-hmm. So marami po, lahat po tayo sa Tagalog nga, sa mga Pilipino, ang termino natin dyan.
lahat po tayo may pinagdadaanan. Tama, tama. Lahat po tayo nalulungkot, lahat po tayo nadidisappoint, lahat po tayo nadidepress, pero hindi nangangahulugan na hihinto ang buhay. Mm-hmm. Magpapatuloy po tayo at syempre magpapatuloy pa rin ang aming programa. Sa ating pagbabalik, paano nga ba mapananatili ang malusog na ugnayan mm-hmm. ng pamilyang Pilipino? Tama. Syempre, lalo pa ng mga pamilyang hiwa-hiwalay, ang iba'y nangingibang bayan. Yan po ang tatalakayin ni Professor Romel Agbayani sa pagbabalik ng Bantay OCW, ang boses ng OFW, dito po sa ating pang-Martes na edisyon sa Radyo Inquirer. Mainit na mga balita, susunod na. Ang oras po, alas 11 na ng umaga. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks, but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus Digital Newsstand. Download now. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manat. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Magandang umaga, narito na ang mga balita sa oras na ito. 24/7 hotline, inilunsad ng DOLE. Detalye ng balita mula kay Erwin Aguilon. Pinaunahan ngayon ni Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ng pagbubukas ng 24/7 hotline ng kagawalan. Ayon kay Bello, meron silang 10 telepono at computer set na tatauhan ng 10 kawani kada 8 oras na shift. Tutugunan na nasabing call center ang mga reklamo at sumbong ng mga empleyado laban naman sa mapang-abusong mga employer. O dito, may ang mga sumbong ukol sa illegal recruitment, child labor at endo itatanggapin din ang call center ng kagawanan. Sinabi ni Bello na maaari ding tumawag ang sinuman para sa kanilang katanungan ukol sa local and overseas employment opportunities, karapatan at benepisyo ng mga empleyado, working conditions, pasahod, labor relations, at post-employment issues. Ang mga may katanungan at reklamo ay maaari tumawag sa 24/7 hotline na 1349 para sa Metro Manila. 1-800-888-1349 para naman sa lahat ng mga nalawigan at 800-888-1349 para sa mga nasa ibang bansa toll-free. Ang 24/7 Action Center ay nasa ika-apat na palapag ng gusali ng DOLE sa Intramuros, Maynila at may kakayahan na matrack on time ang status ng mga reklamo. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na binibenta. Bayang nagtatanong, mawala yung nag-usisa.
Samantala, sa iba pang mga balita, formal nang idineklara na isang regular holiday ang September 12 bilang pagunita sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Sa Proclamation No. 56 na nilagdaan ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea, idineklarang regular holiday sa buong bansa ang September 12 araw ng Lunes. Ito'y matapos irekomenda umano ng National Commission on Muslim Filipinos ang nasabing petsa para isagawa ang obserbasyon sa Eid al-Adha. Nangangahulugan ito ng long weekend para sa mga mag-aaral at mga manggagawa. Una nang idineklara din ng Saudi Arabia na September 12 pumatak ang unang araw ng kanilang Feast of Sacrifice. Samantala, magkakaroon ng bahagyang pagbaba sa singil sa kuryente ng Meralco sa susunod na buwan. Ayon sa Meralco, sa September bill, mararamdaman ng customers ang pagbaba ng singil. Ito yung makaraang magkaroon ng pagbaba sa transmission charge. Ayon sa Meralco, ang bawas para sa mga kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan ay nasa 9 pesos. Sa mga kumukonsumo naman ng 300 kWh kada buwan ay 13.50 ang mababawas. 18 pesos naman ang bawas sa bill sa mga kumukonsumo ng 400 kWh kada buwan at 22.50 ang mababawas sa mga kumukonsumo ng 500 kWh kada buwan. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Donna Dominguez, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. This news update is brought to you by Mac Delivery. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus Digital Newsstand. Download now. Sa Radyo Inquirer 1108 ng umaga. Ito ang inyong award-winning Best Public Service Program, Pilipinas Online, Bantay OCW with Susan K. Welcome back mga kaibigan sa ating Tuesday edition. Siyempre kasama ko pa rin Professor Romel Agbayani minus JC Quads. Mukhang busy ang ating partner ngayon, Prof. Mm-hmm. Nag-ahatid sa nanay, nandiyan sa airport. Baka may moment sila ngayon. Oh, siyempre. Kasi si nanay naman daw, laging surprise. Surprise dumating at surprise din umalis. Hindi niya alam na ngayon pala ang alis. Mm-mm. Si nanay niya, oh, mahilig magsurpresa. May edad na rin ba, ate? Hindi naman. Mga late 40s ang nanay. Kaya nag-enjoy pa doon, ano, sa Hong Kong. Oo, nag-enjoy pa. Kaya ngayon ay babiyahe po siya. At nagpaalam nga si JC na iahatid muna niya ang nanay. Sabi ko sa kanya, sige, sayang nga lamang hindi natin nakakwentuhan ang kanyang mother.
Alright, para po sa ating Tuesday edition, 11:09 na ng umaga, yung ating counseling with Professor Romel Agbayani. Paano nga ba mapapanatili yung mabuting ugnayang pampamilya, Prof? Mm-hmm. In any human relationship, di ba, kailangan ang work, sabi nila. Mm-hmm. Maintaining a relationship is kind of work. Mm-hmm. At kasama sa work na yan o trabaho na yan ay yung communication, di ba? Okay. So, psychological perspective, there's what you call psychology of communication, mm-hmm. no? Para ma-establish yung communication na yan, kailangan natin i-consider yung mga iba't ibang elements, di ba? Mm-hmm. Iba't ibang elements of communication. Kasulad sa OFW, sino ba ang sender ng message? Sino ba ang receiver ng message? Ano mm-hmm. yung channel na ginamit? Diba? Mm-mm. So, yun yung mga i-consider dyan. Tapos, may tinatawag din tayong mga barrier. Yung barrier ng communication. Mm-hmm. Yung hadlang minsan. Yung barrier na yan. Ano yung mga barrier na yan? Oo. Yung hadlang na yan, it could be internal barrier or it could be external. Mm-hmm. Ano yung barrier na yan? Pwedeng, yung, sa element ng communication, pwedeng tinatawag na internal noise tsaka external noise, no? Mm-hmm. Yung external noise yung literal na ingay, no, na pwedeng maka-apekto doon sa pagdaloy ng communication. Mm-hmm. Yung internal noise naman yung receiver ba ng message, for example, ay handang makinig. Baka physically present pero hindi nakikinig. Mentally or emotionally hindi siya ready na magipag-usap, kaya yung mga ganun hindi talaga sila receptive, no? Kung hindi ready. Oo naman. Mm-hmm. Oo naman. Or baka ma-receive niya, baka iba yung interpretation. Mm-hmm. Magiging iba yung interpretation dun sa message. Kasi nga anxious siya, limbawa, meron siyang anxiety na kailangan niyang i-settle muna bago maka-receive ng tamang impormasyon. Eh, dati, Professor Romel, yung mga anxious na yan, yung mga may anxiety, yung mga adulto lamang eh. Mm-hmm. Ngayon, ultimo batang maliit, hindi ba nga? May pinagdadaanan naman. Din. Oo, naman. Oo. Mm-hmm. Lalo ngayon, di ba, na ang dami ng mga barriers, sabi nga natin, mm-hmm. like, alam mo, social media, di ba, sa halip na mag-usap face-to-face, halimbawa sa parents at anak, dinadaan na lang sa social media. Mm-hmm. So, ang dami ng mga pagbabago ng mukha ng komunikasyon ngayon na kung hindi ma-cope with effectively, yung communication, sa halip na pagandahin niya yung relasyon, baka hindi niya ma-sustain yung relasyon. Lalo, halimbawa, between nga sa OFW sa mga families sa Pilipinas. Mm-hmm. 'Di ba na hindi na nga typical yung relationship kasi nasa malayong lugar yung kanyang kausap, yung sender ng message, tapos ito pang receiver naman, which is very challenging, no? Mm-hmm. Kasi between OFW and the family here, hindi mo kasi ma-identify yung tinatawag natin na mga non-verbal messages eh. Di ba sa face-to-face, Susan K., you have to read also the non-verbal messages, di ba? Body language mo. Kinakikipag-usap tapos ang mata eh. Exactly. Tumitirik. Oo. So, yun ang challenging ngayon sa mga hindi face-to-face, sa limba na communication, di ba? Nasa ibang bansa ka, nandito yung kausap mo, diba, e medyo intimate yung usapan, halimbawa, or isang mm-hmm. conflict na kailangang masettle. So, yung email, text, chat, mas nagpapalala pa yan ng mga seryosong mga usapin. Exactly. Mm-hmm. Oo, marami ng ganyan na nangyari na sa halip na simpleng message lang, kaya lang hindi inobserve yung mga punctuation, halimbawa. Mm-hmm. Galit na pala siya, kaya lang hindi naman niya kasi nilagyan ng exclamation point, for example. Oo nga. Oo, or kaya nagtatanong lang pala. Mm-hmm. Ay, bakit mo ako kinaakusahan, sabi? Eh, hindi nagtatanong lang. Inakalimutan mm-hmm. kasing question mark. Oo nga, ano? Ah, yes. Mga ganyan. Iba yung dating ng isang mm-hmm. mensahe. Naman. Kung yung isang, ano lamang,
ano nga ba sa Tagalog yun, bantas lang, di ba? Kung kaya, patanong yan, nga, may have, kuwit, o tuldok. Tama. Kaya nga sabi, we have to respect punctuation marks. Ah, talaga? Kasi they have a vital role in our lives, no? Punctuation mark lang yan. May bata pa naman nagsabi sa akin, si tita, pati yung question, yung question mark na yun, nilalagay pa. So, feel nila, wag ko na ilagay. Ah, hindi. Ay, so, kailangan. Ako, kahit matagal ako mag-text, basta Susan K., siguro napansin mo sa mga text ko. Buo. Buo talaga. Buo, tsaka kompleto buo. Nga. May mga punctuation mark talaga. Oo, ako talaga may question mark ako. May exclamation point. Sabi ng mga bata, wag na daw ilagay. Okay. Yun na nga kasi ang pagbabago nga. Mm-hmm. Basta isalpak mo na lang yung mga words kasi ngayon eh. Where na you? Dito na me. Halimbawa. Wala nang period. Period lang naman yung ilagay. Talagang may mga mensahe na pag binasa mo, ang pangit ng dating. Oo. Ano? Marami na akong mga kakilalang ganyan na simpleng conflict lang sana. Mm-hmm. Sa halip na pag-usapan na lang sa personal, nagdinaan muna sa text. Oo. Eh, di na lang nagkomplikado. Yung konting conflict lang. Diba? Kaya, sabi ko nga natin, sa written communication, sabi nga natin, we have to respect the punctuation mark kasi para ano pat nilikha itong mga punctuation na yan, yung question mark, kung hindi natin gagamitin. Mm-hmm. Diba? Di halimbawa, sa verbal communication naman, pagsasabi natin verbal communication, sabi nga natin, there are words that are best left unspoken. Ano nga yan? Oh my God, no? Kanta yata yun sa sarili. You say it best when you say nothing at all. Ganyan. The words best left unspoken. Wag ka na magsalita. Okay na. We just have to read maybe the body language. Mm-hmm. No? Na halimbawa sa husband and wife, di ba ang communication style, syempre, ng babae, iba sa communication style ng lalaki. Mm-hmm. Halimbawa, may conflict. This is according to research, no? Not from my own experience, pero sa survey and research. Totoo na ang babae kapag may problema, halimbawa, very expressive sila. They just want to talk it out. Ito naman si wife ngayon, overreacting. Bakit? Wala ka malang reaksyon, sabi dun sa asawa. So, nag-expect siya ng reaction. Ba? Are you with me? Ganyan. Hindi, yung lalaki, nag-analyze na yung lalaki. Hindi nangangahulugan na hindi siya nakinig o hindi siya nag-pay attention sa sinasabi ng babae. Exactly. Ngayon, ang pagbalikan nung husband yung babae, sabi nung, tanong nung husband, ano ngayon ang naiisip mong solusyon? So, sabi, kasi ang lalaki, nag-iisip agad yun ang solusyon. Exactly. Hindi niya pinoprocess muna na, kasi kailangan pala pakinggan ko muna itong asawa ko, yung fellow feeling muna. Tama. Yung kung nakikiiyak, hindi naman nangangahulugan, iiyak din. At least maawa ka man lang kahit papano. Tama, di ba? So, ngayon, pagtanungin ng husband yung wife, ano ngayon ang naiisip pong solusyon? Di ba yun ang tanong ng husband? Mm-mm. Ang sabi naman ng wife, wala. Wala lang naman, nag-moment lang naman kasi. Oo. In-express lang naman yun. Pero, totoo lang, wala naman siya naiisip pa na solusyon eh. Mm-mm. Kasi nga, ganun nga yung kanilang communication style. They are so emotionally expressive. Mm-hmm. So, nakikita natin doon na complementary talaga, Susan, kaya ano ang husband and wife dapat. Anyway, ngayon, between parents and children ngayon. Mm-hmm. Maalam mo, ibigay mo kanina na iba na, halimbawa sa communication sa loob ng classroom, iba na ang 21st century learners, iba ang learners noong 20 years ago. Oo nga. Diba? Iba ang communication style ngayon. Nung pag-impart mo ng knowledge, iba noon, iba ngayon. Kasi doon, kung ano lang talaga ituturo ng teacher, ng professor, yun lang yun. Mm-mm. Hindi katulad ngayon na ang papasok ang estudyante, ang daming alam. Minsan marami pang nabasa doon sa teacher. Di ba, lalo kung naka-confined lang sa, confined siya sa subject matter niya. Ang mga kabataan, sabi nga natin, aimlessly surfing the net. Basa ng basa ng kung ano-ano. Kaya nagbago na lahat. Nagbago pati yung modes of communication. Mm-hmm. Kung noon ay puro book ang teacher educator, ngayon may internet na. Mm-hmm. O paano kung yung teacher halimbawa ay hindi masyadong gamay sa social media? Oo, hindi techie. Mas marunong, mas techie yung learner. Oo. So anyway, sa communication ngayon sa family, between halimbawa within the family, whether OFW or not, we have to understand na iba rin ang communication style, iba ang communication need ng isang preschooler na anak,
iba yung grade schooler, iba yung high school. Mm-hmm. Diba? Iba-iba yan. Iba-iba yung kanilang emotion na yung communication style at iba-iba yung mga communication barriers ng mga ito. Kung yung emotion communication barrier halimbawa nung preschooler ay physically active kaya hindi siya nag-pay attention, yung attention span niya ay konti kaysa yung teener. Mm-hmm. Pero itong mga teener na to, meron naman internal noise sa loob. Kasi meron silang mga emotional development na nangyayari eh. Kaya yung kanilang pag-pay attention nung maliit sila, oo lang sila ng oo. Pero ngayon, na teener na sila, di ba, naging argumentative na sila. Mm-hmm. So iba na yung, mag-iiba na ngayon yung communication style, yung modes of communication ng parents sa isang teener kesa dun sa preschooler. So yung teener na panayang... Hindi naman nagre-reklamo, kundi panay ang pangangatwiran, maiisip ngayon ng magulang na nagre-rebelde yan or lumalaban na. Oo. O diba, may mga ganun eh. O, may interpretation ng ganun. O, hindi ka na sumusunod sa akin, lumalaban ka na ba? May interpretation na siya ganun. So, baka naman, yun nga, yung parents ngayon, baka kailangan i-adjust yung kanyang, how he send the message or how who would read the feedback. Kasi feedback is just another element of communication again. Mm-hmm. You have to be sensitive dun sa feedback nung sender, anong receiver nung message. Mm-hmm. Baka hindi lang nag-komento lang dun sa message mo, sasabihin agad nung parents, sabi mo, rebelyoso na. Mm-hmm. Baka naman yung channel, yung daloy ng communication ay hindi naging maganda kaya yung gustong ipabatid nung parents ay iba tuloy yung naging interpretation nung anak, yung receiver ng message. Hirap ano? Diba? O vice versa. Oo, isipin man lang natin kung paanong dineliver yun, isa pang factor. Exactly. Yun. Yung taas tono ng boses. Kasama din yun. Kasama, oo. Kung medyo halimbawa, iba yung pakiramdam ng nanay. Medyo napataas ang boses, iba na yung tanggap ng bata. Alam na alam mo yan, Susan K, di ba? Yung bata, ganun din. Pag medyo mataas din ang boses, lumalaban na. Ayun na nga. Mahirap yun. So ngayon, lalo dun sa konteksto, Susan K, na ngayong FW ka mo. Oo, malayo. Malayo. Mahal yung komunikasyon. Although ngayon, siyempre, dahil nga sa internet, mas mabilis ngayon, or dahil nga sa mas mabilis na mga komunikasyon, mas madalas din yung conflict. Tama. Tama, yun na nga. Yung diba? over familiarity, no, yung sa halip na i-limit lang, may scheduling kasi yan, diba? Dapat din ang communication, hindi yung para mang ano lang kakatok ka lang, ibig sabihin kakatok ka everyday sa pinto ng kasambahay mo. Mm-hmm. In like manner, sa communication, ganun din naman. Hindi porke ba free call ka, unlicall ka, tawag ka anytime. Mm-mm-mm, tama. Diba? Oo. So, kaya it breeds discomfort yun. Mm-mm. Dun sa receiver nung ano. So, andaming mga scenario na pwedeng i-consider sa modern day communication ngayon talaga. Oh, naalala ko, dati yung misis. Diba? Nasa Saudi si Mr. Big deal kaya ang pagtawag noon sa telepono kung galing sa abroad, papasok. At ganoon din yung palabas, mahal din eh. Diba? Itong si Mrs. naman, walang oras. Anytime na gusto niyang tumawag, tatawag siya. Tapos pag tumawag na sa gabi si Mr. o anong oras sa madaling araw, siyempre mag-compute pa yan ng time difference. Ilang oras yung gap natin. Sasabihin, galit na. Yung mensahe tuloy na dapat, yun ang rason bakit tumatawag o bakit makikipag-usap, hindi na mawawala dun sa focus. Mm-hmm. Dahil may ibang sasabihin, yung tinawagan. Sasabihin ng tinawagan, kanina pa ako tawag ng tawag, nasaan ka ba buong maghapon, ganyan, di ba? So nagalit na siya, so ito ngayon na tumatawag, nalimutan tuloy niya kung ano yung rason bakit siya tumatawag. So may ibig sabihin, di ba, kaya tumatawag ang tao o makikipag-usap ang tao? Mm-hmm. So, yun nga, mahalaga na may scheduling sana. Mm-hmm. May scheduling din sa pag ganyan ang uri ng communication natin. May scheduling para makita mo kung
may level of importance ng message na ibigay mo. Mm-mm. Malimbawa, pag-uusapan tayo. Katulad lang din naman sa ano yan, sa face-to-face communication, Susan K., di ba? Na meron ka talang iset aside time na ano eh, na oras na pag-uusapan para yung mga barrier na yan, yung external noise pwedeng mabawasan. Mm-mm. Yung internal noise na yan pwedeng mabawasan. Halimbawa, nagalit-galit kayo ngayon, di ba? Galit kayo this moment. Pero angkop ba na isettle na agad-agad samantalang may internal barrier, maaring hindi pa siya emotionally stable para maging receptive doon sa sabihin mo. Mm-hmm. Baka man pwedeng palampasin, palipasin muna. Mm-hmm. Palamig muna. Palamigin, gano'n, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Kasi iba ang dating ngayon nung message. Pag-high pa yung emotion. Exactly. Mm-hmm. So, ganun. Just to, you know, that's the psychology of communication. No? You have to consider na yung mga different elements of communication ay nag-iiba ito. Mm-hmm. Depende sa scenario, depende sa panahon. Time factor, mahalaga yan. Bawa, mag-joke ka this morning. Baka hindi ma-appreciate kasi morning. Yung mm-hmm. kausap mo, kinonsider mo ba yung receiver ng message ay handa ba siya this morning? Mm-hmm. Baka naman ibigay mo na lang yung joke mo kapag medyo pahapon na, ganyan. Mga ganon, no? You have to discern yung right timing, right, I mean, yung proper place to, you know, to send the message. Okay? So, ano pa yung gusto natin sabihin kanina? Paano ma-maintain yung healthy relationship? Yung relationship na yan. No. Ng ating, ng isang pamilya, sa loob ng pamilya, lalo pa kung malayo sa isa't isa, Professor Romel. You know, yung gusto mong sabihin, that reminds me yung isang university na pinagturuan natin in the past, na ang haba ng angkapan ng file ng mga estudyante na nagsulat sa kanila mga sentiments sa buhay. Mm-hmm. Oo nga, sabi nila we are studying in a very good university, pero bakit may mga misbehavior sila? Bakit hindi maganda yung performance nila sa school? Kasi ang general na complaint nila is we need our parents' attention. Mm-hmm. Ganun ang line ng mga batang ito. So kumusta kaya ang communication? Kahit sabi natin, hindi natin kasi ma-modify na, Susan K., kung OFW yan. Mm-mm. Pwede nga, no? Hindi. Kasi nga sabi natin, di ba? Pwede magkakasama nga, pero wala namang quality na communication. Mm-mm. And how could they send their children sa mga magandang institusyon kung hindi nga naman sila nagtatrabaho abroad? So, kaya nga, utilize na lang doon yung ito nga internet, modern technology. Mm-hmm. Halimbawa, sa kung face-to-face communication, meron namang may Skype, di ba? May video conferencing, tinatawag, di ba? Yung lahat sila, may kakilala kong ganyan eh, na yung dalawang anak na sa US, kaya lang East and West Coast sila. Yung isa nasa Middle East, yung tatay nandito sa Pilipinas. Sa mga ibang ano. Pero they are utilizing yung Skype, yung video conferencing para kung meron silang mga conflict na kailang isettle or family issue na kailang isettle, nagagawa pa rin naman nila. Pero, Prof, ibang-iba talaga ngayon, no? Mm-mm. Ibang-iba ang panahon ngayon. Dati yung isang simpleng pangungusap, tapos na. Ngayon ang isang simpleng pangungusap, solusyon na nga, kinagawa pang problema. Tama. Meron bang kaugnayan yan sa panahon natin ngayon? Oo naman. Unang-una, papaano ba nirelay yung message? Yung isang pangungusap na yan. Oo, isang pangungusap lang. Ha, akala mo, solusyon na siya. Uh-uh. Pero yung problema pa. Mm-mm. May example ka ba? Susan K., na gano'n? May mga gano'ng mga... hindi na lang specific, no? Baka... pero may mga ganun na sabi nga niya eh, solution na nga yung sinabi ko, pero problema pa. Isang factor doon. At pinagtalunan. Ang isang factor doon, paano ba sinabi? Ano yung channel ng communication? Mm-hmm. Baka naman pwedeng sabihin na lang sana sa person to person, idinaan pa sa text, halimbawa. O di lalo pa kung ipinapasa sa ibang tao. Mas ayun, matindi yun. Ayun na nga. May bawas dagdag yun. Oh, exactly. Oo. At kung paanong sinabi, mm-mm. Bakit nga bang isang salita, pag pinapasa na sa iba, ine-exage talaga,
It's either nga exaggerated yung delivery or kulang. Sadya ba yun? Unconscious din ba ang tao na hindi as is niyang na-deliver yung message? Pwedeng consciously and unconsciously yan. Yeah, no? May psychological experiment yan. Ginagawa ko sa school yan. Yung relay of message, kung tawagin. Mm-hmm. Relay of message. It was found out talaga nung naalala ko nung nag-aaral pa ako. Yung 20 words na ipapasa mo sana, yung isang grupo sa naging 35 words na. Dumami? Oo. Yung isa naman na grupo, sobra. Naging 15 lang. Nabawasan din. So talagang yun, ha? Oo. Bawas dagdag. Ayun na nga, kasi nga, yung ibang elements ng communication like yung pagkakarelay, sino ba yung receiver, sino ba yung sender, meron bang mga external influence kaya salip na 20 words lang naging 15. Yung isa naging 35. Grabe, ang laking bagay yun. Yung 35, ang daming nadagdag. Tama. Eh kasi iba-iba yung ating way of receiving the message, iba-iba yung ating way of sending the message. So, kung yung lalo na yung mga nakatutok sa atin sa ibang dagat, paano sila, pare-pareho, di ba? Yung tumatanggap, nagde-deliver ng mensahe, lahat involved eh. Mm-mm. So, yung gusto mong iwanan sa kanila na pare-parehong hindi naman donation or involvement dito sa isang healthy na discussion o relasyon. Among other things, mga kabayan, napakahalaga ang communication po talaga kasi sabi nga natin is a lifeblood of any human relationship. Parang dugo po ito. Okay. Kung wala pong dugo ang katawan ng tao, hindi po siya mabuhay. The same thing po, ang isang relasyon po, marital relationship man yan, family relationship, kung wala po ang constant communication, bagamat challenging po ang communication, may mga barriers po na sinasabi natin, it needs work talaga na ma-maintain yung flow of communication yan constantly. Kasi po, it's worth the effort naman ma-maintain yung relasyon ng pamilya. So, maigi pa rin na nag-uusap kaysa hindi na nag-uusap, no? Mas marami masosolve noon sa pag-uusap. Correct. Alright, thank you very much, Professor Romel Agbayani, sa ating counseling sa tamang pagpapanatili ng mabuting relasyon sa loob po ng pamilya. 11:31 na ng umagang oras natin. Tagapin muna natin ang report. Makati City Hall, binulabog daw po ng bomb threat. Narito si Erwin Aguilon. Erwin? Susan, na binilabog nga ng bomb threat ngayong pasado alas 9 ng umaga. Ito namang gusali ng pamahalaang lungsod ng Makati. Kung saan alas 9:27 ng umaga, nakatanggap itong operator ng telepono sa fourth floor na sinasabing may pinapaalis yung mga tao sa lugar dahil mayroong bombang sasabog. Kasi namang responde, ito mga tauhan ng bomb squad ng lungsod ng Makati, Makati City Police. At alas 10 at pinababa ang lahat ng mga empleyado ng Makati City Hall. At ngayong alas 11:10, papangyari lamang Susan, ay diniklarang clear na sa anumang pampasabog ang Makati City Hall. Kaya unti-unti na pinababalik ang mga empleyado sa lugar. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na binibenta. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Thank you very much, Erwin Aguilon. Samantala, magbabalik pa ang inyong Bantay OCW, ang boses ng OFW, para po sa ating pang-Martes na edisyon. Kasama pa rin natin Professor Romel Agbayani at ako po si Susan Kay. Sa ating pagbabalik, makakapili na natin ang ating cardiologist, Dr. Ernie Baelio, sa ating Health Watch. Diyan lamang po kayo, 11:33 na ng umaga. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now.
Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manap. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Alright, welcome back mga kaibigan sa ating Tuesday edition. Susan K. with Professor Romel Agbayani, ang inyong patuloy na nakakapiling pagkatapos po ng ating counseling. Tabayan na natin ang ating Health Watch at makakasama natin maya-maya si Dr. Ernie B. at si Dr. Ernie Baelio para po ipatalakay natin itong Zika virus at saka yung heart valve disease. Mahalaga po yan na naintindihan natin, lalo pa yung pangangalaga sa ating mga kalusugan, sa ating mga kababayan sa labas ng ating bansa. Sa abroad kasi, Prof, mahirap magpa-check up, no? Oo naman. Oo, hindi lang sa nagtitipid yung ating mga kabayan. Feel nila, iba yung Filipino doctor na pinagsasabihan nila nung kanila mga nararamdaman. Mm-mm. Lalo si Dr. Baelio, masinsin talaga itong masinsin. Doktor. Masinsin, ibig ko sabihin, kahit matagal, kahit ilang oras na kayo nag-uusap, tatanungin at tatanungin ka pa rin niya. Kasi ang para kay Dr. Baelio, uugatin niya yung cause. Hindi yung ganyan lang kababaw na, ito ba nararamdaman mo? Reseta agad. Siya hindi. Meron silang heart of service na pang ganun. Heart of service ang tawag mo doon. Heart of service, hindi heart of money. Hindi lang gano'n. Oh, kasi may ganyang hospital. Di ba? Yung hospital, pag naitakbo mo dyan pag nakitang walang problema sa physical sa mental ang problema niyan. Tapos kung ano-anong irereseta. At talagang iobligahin kang bumalik sa kanya. Hindi sinsinan yung pag alam muna, no? Tama. Oh, sige, ready na ang ating ka-health watch. Mabuting kalusugan at malakas na pangangatawan. Ito ang puhunan ng bawat OFW saan man sa mundo. Paano nga ba mapapangalagaan ang inyong mga kalusugan? Lahat ng yan sa ating Health Watch dito sa Pilipinas Online. Bantay OCW with Susan K. Mula po sa Philippine Heart Center at National Kidney and Transplant Institute, nagbabalik na po ang doktor ng mga doktor, ang doktor ng bayan, Dr. Ernie Baelio. Good morning po! Good morning. Hi, Doc. Kumusta na po? Mabuti naman. Oo nga. Doc, kanina nagkukwentuhan na kami bago ka pumasok. Sabi ko si Dr. Baelio, kahit gaano karaming oras ang gugulin ninyo sa pagtatanong po sa inyong pasyente, hindi po alintana ninyo no, kung gaano katagal na nakausap ninyo sila. Ang importante sa inyo, matumbok ninyo ano yung cause ng sakit ng tao. Yes, napaka-importante niyang kung tawagin namin ni history. Mm-hmm. Yung pagka nagtatanungan kami ng pasyente, no? Kasi kung minsan pagka hindi mo kinukuha yan or tinatanong na mabuti, kung saan napupunta yung isip ng mga, yung kung anong iniisip mo, no? Mm-hmm. Na kung anong sakit ng pasyente. Kadalasan nasa history naman ng pasyente, pagka tinanong mo ng tinanong, lumilinaw lahat. Mm-hmm. Si Romel, may domino effect kasi yun, Doc, di ba? May domino effect kung hindi naging maganda yung understanding mo sa history, yung result ng evaluation tsaka yung treatment mo, syempre maapektuhan, di ba, Doc? Yes, kuminsan hindi nare-realize yan ng ibang mga doktor na mahilig sa high-tech, no? Mm-hmm. Akala nila kasi pagka sinitiskan mo, inangiogram mo, or kung ano-ano pinaggagawa mo mga high-tech na mm-hmm. test, matutuklasan mo na kung ano yung sakit ng pasyente. Sa totoo mm-hmm. lang, hindi. Kasi ang pinaka-importante sa lahat, kung ano yung problema ng pasyente. Mm-hmm. Exactly. That reminds me rin, Doc, yung psychological evaluation din. Mag-administer ka ng isang psychological exam na hindi naman pala kailangan. Kaya lang mahal kasi para makapag-charge ka.
Mag-chance ka na. Oh, may mga ganyan lang. Ano sinasabi mo kanina? Heart of money, hindi heart of service. Yes, ang tawag ni Richard Conte dyan, ang Johns Hopkins, eh, remunerative medicine. Oh, yon, remunerative diba? Medicine. Mm. Parang may naalala rin akong remunerative operation. Yun yung ayaw ni Doc eh. Mm-hmm. Yes, so kawawa naman yung mga pasyente pag ganyan. Ano nga yun, Doc? Yung remunerative operation na yun? may mga ganyan eh. Kumisan, pagka tinitingnan mo, napaka-illogical nung ginagawa. No? Mm-hmm. Sabi mo, ba't niya ginagawa kaya yun? Siguro nga dahil remunerative medicine. Dahil mahal kasi yun. Oo, na para bang pag may pumasok na pasyente, lalo halimbawa, mga walk-in nito, hindi naman inaasahan at na-emergency. At mukhang mayaman. At mukhang mayaman. Totoo ba yun, Doc? At mukhang mayaman. Mukhang mayaman. Mukhang mayaman. Eh, bigyan na muna ng sakit. At nang wag munang lumabas. I-confine agad. Mag-shopping ito, ganyan. Ano, Doc? Mahirap talaga yung gano'n. Pero alam mo, bumabackfire din naman yung mga ganyan. Mm. Kasi yung mga pasyente, na nararamdaman nila yan eh. Mm-hmm. Lahat naman tayong tao. Meron tayong parang sixth sense, no, na pag niloloko ka, nakahalata mo na. Mm-hmm. Kaya yung mga gumagawa niya, nagba-backfire din sa kanila yan. At saka dapat hindi ganyan ang medisina. Mm-hmm. Dahil kawawa naman talaga yung mga tao, you know, ang laki-laki ng tiwala nila sa mga doktor. Tapos kung lolokohin mo sila, eh talagang masama yun. Kaya nga may nagjo-joke sa social media eh. Pag sinabi daw ng doktor, pinapaniwalaan agad. Pag sinabi ng Biblia, ayaw paniwalaan. Yes. Diba, Doc? Lahat ng sasabihin ni doktor, sabi ni Doc talagang papaniwalaan at kahit magkano, babayad kay Doc. Yes, totoo lang pagka ni-recommend. Kaya nga sinasabi namin sa mga fellows o yung mga doctor in training, no, mm-hmm. na most of the time, hindi naman talaga up to the patient yung decision. Eh. Kasi mm-hmm. depende sa presentation mo nung gagawin, oo, yan. Kung talagang sinabi mong kailangan ito, gagawin yan. Mm-hmm. So, kailangan talaga. Pagka nag-pre-presentation ka sa pasyente ng isang bagay o meron kang sinasabing gagawin, naisip mong mabuti lahat yun at talagang kailangan bago mo sabihin sa kanila dahil malamang umuo kasi yun. Mm-hmm. Okay. So, at least, yan ang ating panimula. Dr. Baelio, no? Naiintindihan ng ating mga kababayan din ano yung pwede nilang gawin na sila'y napapaharap sa ganitong klase po na mausapin. At pwede namang mamili sila ng mga hospital. Kasi alam naman natin, may mga hospital na, may ilang hospital na iba yung mandate. At alam namin ni Dr. Baelio kung anong hospital yon. May secret pala kami ni Doc. Okay, Doctor, Zika virus. Naku, mukha atang pumuso ngayon ng Zika virus. Mm-hmm. Oo nga. Yes, yung Zika virus na yan, pinagkakatakutan ng lahat. Mm-hmm, mm-hmm. Well, pero Doc, wala pa tayong case? Meron na. Report ng DOH kahapon. Mm-hmm. Kahapon yata yun. Yung latest sa Iloilo yata. Cases daw. Hmm? Yung latest po sa Doc sa Iloilo, if I heard it right yesterday. Mm-hmm, yes. Mm. Anim na cases na daw ang Zika virus natin. Pero matindi kasi yung sa Singapore from isa. Mula sa isa, lumobo na sa 258. Yeah, kasi kuminsan yung awareness eh. Kuminsan hindi natin namamalayan yung pala nandiyan na yan, no? Nandiyan pala, hindi lang natin nadadiagnose. Mm-hmm. Kaya pwedeng nung naging aware sila doon at hinanap-hanap nila, naging parte ng differential diagnosis ng mga doktor yung Zika virus. Suddenly, nagsulputan. Meron pala, madami. Mm-hmm. Kaya ganun na nangyayari dyan. Kaya akala natin, bakit biglang lumobo? Yeah, it's really the awareness of the case, no? Kaya nangyayari yun. Mm-hmm. Paano nakukuha ang Zika virus, Doctor? Well, di ba, parang dengue yan or whatever. Parang pag sakagat ng mga mosquito, mm-hmm. doon nakukuha yan. And, pero ibang lamok ito. Yung isa, specifically, yung mosquito na nagtra-transmit ng dengue, di ba? Yun din na nagtra-transmit. Ah, siya rin? Itong yung, malamok yun? Yung Aedes aegypti? Opo. Ang, pero ang pinagkakatakutan. Kala ko Andes.
Ang pinagkakatakutan na mabuti is na so much yung ano eh, yung sa mosquito din eh. Ang isang malaking punto nila kahapon eh, yung sexual transmission itong Zika virus. Mm-hmm. Kasi pagka ganun na din, hindi na yung mosquito lang ano. complicate na 'to. Mas ano na, parang nagiging sexually transmitted disease ito. And pwedeng mangyari 'yon at kakalat 'yon. Paano yun, Dok? Yung meron ng virus tapos nakipagtalik, papasa na naman niya, parang ganoon? Yes, palagay natin na kagat ng mosquito yung isa. Uh-huh. Kasi ang tapos pwede, apparently pwedeng i-transmit 'yan sa pamagitan ng mga body fluids, no? Mm-hmm. Kaya yung sexually transmitted 'yan. Mm-hmm. Ang ano kasi nitong Zika virus, dapat nating maintindihan na pagka tinamaan ka ng Zika virus, eh hindi ka naman kapagdakan na mamatay o ang tindi-tindi ng sakit mo. Kuminsan mild lang yung mga symptoms eh. Kaya nga, sa totoo lang, hindi naman yun lang nakakatakot eh. Dahil hindi naman malakas pumatayan at hindi naman matindi ang symptoms na inaabot mo dyan, no? Mm-hmm. Sa isang banda, magaling yun. Pero sa pangalawa naman, sa ikabilang banda naman, yung mga ganun, mas madaling kumalat. Kasi nga, hindi namamalayan, gaya nito, kung sexually transmitted, pwede talagang kumalat. Dahil hindi mo man lang namalayan, nagkaroon ka pala. Pero Dok, may mga sintomas na pwedeng magpa-alarma sa kanya. Yeah, pero mga general symptoms lang eh, mga lagnat, mga mm-hmm. ganun. So, para ka lang nagkaroon ng viral infection din, you know. Eh, usually binabaliwala yan eh. Binabaliwala, tapos nakalipas, yung mga ganun. Mm-hmm. And kaya pwedeng ma-i-transmit talaga eh. Kaya nga ang tanong pirmi is kung saan ka nang galing eh, you know. Mm-hmm. Like if you came from an endemic area ng mga Zika virus, then delikado kang baka nakasagap doon at nakakapag-transmit ka. Eh Dok, posible din ba kung ito'y makukuha, pwedeng ano ho, sa pagtatalik, at mabuo yun, so yung baby na dinadala, pwedeng meron din nun? Well, yun, kaya nagkakaroon nga. Kaya nga ang nangyayari, nagkakaroon sila ng microcephaly, lumiliit yung ulo nila. Mm-hmm. Kaya naapektuhan sila, yes. Parang yung virus mismo, ini-invade din nun yung babies. Kaya nga, nandun ang danger nun. Mm-hmm. May mga pinipili po bang bansa ito? Malamig, mainit, na bansa? Parang wala, basta may mosquito. So, wala na rin season, ano, doctor? Well, yung season ng mosquito pa rin. For example, dito sa atin, importante dyan yung mga kung saan namamahay yung mga mosquito na yan. Mm-hmm. May mga season pa rin, may time pa din. For example, kung sa Amerika, no, yung mga freezing season doon, siyempre, mamatay yung mga lamok na yan. O nawawala sila. So, mag-decrease ang kanilang incidence doon. Pero sa atin, mas year-round ang nangyayari kasi depende kung mayroon stagnant water. Yun lang naman ang requirement yan para magkaroon ng breeding places ng mga mosquito na yan. Mm-hmm. Alright. May mga textures lang po tayo. Very interesting kasi na pinag-uusapan natin mm-hmm. ito, no, Professor Romel. Dr. Baelio, ang tanong ni Zenaida ng Tanay Rizal, sabi niya, maaari po bang yung lamok na may dalang Zika, mayroon din dalang dengue nakasama? Pwede ba yun, Dok? I can imagine, yeah, that's a possibility kasi parehong lamok lang yan eh. Pero pwedeng mangyari yun, I suppose. So pwede magkasakit ng dalawang, yung isang tao eh, may Zika na, may dengue pa? Pwedeng mangyari yun. Cool. Pero isang sintomas lang naman mangyayari dyan, no? Mm-hmm. Pero very unusual siguro yun. Most of the time kasi nagkakaroon isang sakit lang eh. Mm-hmm. Ruel? Ang maging parang co-occurring lang, Doc, no? Co-occurring mm-hmm. kasi may the same symptoms, ganyan. Hindi mo alam ma-identify kung ito ba ay Zika na or dengue. Kaya well, may mga test naman na madali mm-hmm. namang ma-separate yung dalawa na yan. Mm-hmm. May mga common dengue test naman tayo na madali nating ma-identify ang sakit na yan. Mm-hmm. Okay. So, madali lang sa pagka talagang tinesting mo, malalaman mo yan. Mm-hmm.
Okay, si Sol Nampatero, sabi niya, "Hi Dr. Baelio, mas madali po bang madapuan ng Zika ang isang bata dahil mahina pa ang resistensya niya?" Basta nakagat ka ng lamok, magkakaroon ka ng Zika virus. Mm-hmm. Tapos you get some immunity after you develop the infection. Mm-hmm. So, yung mga bata, pwede silang makagat niyan at magkaroon sila ng immunity. Mm-hmm. Si Andres, sabi niya, pareho po bang nakamamatay ang virus na ito, sir? Well, yung dengue, alam natin na pag bumagsak ang platelet, pwede kang mag-bleed, no? Yung mga ganon. Mm-hmm. And we know na yung mga dengue, yung mga recurrent dengue infection, mas dangerous yun at nakakamatay. Itong Zika virus, nakakamatay din eh. Di ba may mga nabalitaan tayo, lumabas sa mga reports na may mga namamatay din dito sa Zika virus na to eh. Mm-hmm. At kaya both of them can do that. Pero generally, nakakalusot naman ng mga tao dyan sa mga infection na yan eh. Mm-hmm. Hindi naman nakakamatay ka agad dyan eh. Kaya rin siguro laganap ang pagkalat ng virus na yan. Kasi yun ang isa sa dictum sa infectious disease na yung mga sakit na pagka dumapo sa inyo, patay ka agad. Uh-huh. Natitigil yung cycle eh. Samantalang yung mga sakit na hindi ka agad nakakamatay at nabubuhay yung karamihan, yun ang pwedeng kumalat kasi hindi namamatay yung host eh. Uh-huh. Kaya in a way, pagka ganito na hindi naman instantly na nakakamatay, mas malamang kumalat ng malawakan. Mm-hmm. Kaya natatakot sa mga authorities. Si Janina ng Mandaluyong, sabi niya, Dr. Baelio, mas madali bang kumalat po ito sa mga matataong lugar? Siyempre, kahit saan, pagka mataong lugar, pero hindi yung number ng tao kasi mm-hmm. yung pinanggagalingan, yung mga breeding places ng mga mosquito. Kaya kung may mga stagnant water, yan, then pwedeng mas malamang magkaroon ng mga Zika at saka dengue fever. Mm-hmm. Kaya nga dapat 'yan ipuksain yung mga mosquito. Dahil yun doon manggagaling 'yan. In general kasi although pinag-uusapan yung sexually transmitted na Zika virus, minor transmission lang 'yan. Ang talagang majority ng transmission pa rin lamok. Mm-hmm. Saan ba nagagaling doon kasi yung mga lamok na yan? Ngayon, bakit Zika? Bakit doon wala naman siya? Hindi, yung mga lamok na yan, andyan. kasama na natin ng bubuhay yan dito sa Pilipinas. Bakit po ngayon Zika? Dati dengue. Ganun ba yun, Dok? Sabi niyo kung... Natuklasan lang yan na meron palang Zika virus. Katalasan na, yun nga sinasabi natin kanina, mm-hmm. na malamang nandyan na yan, hindi lang natin namamalayan. O pwede ba, Doc, na yung mga nahatulan o yung mga findings, may dengue, pero pwedeng Zika pala yun? No. Actually, hindi. Yung mga dengue na yun, very specific naman yung diagnosis nun. May mga diagnostic tests yan. So the doctors can really separate the two. Pag din-label nilang dengue, mm-hmm. hindi naman, usually pagka naman nagda-diagnose kami ng dengue fever, hindi naman namin basta dinadiagnose lang from the symptoms or from usually merong diagnostic test yan na nag-positive. Mm-hmm. And then doon namin sasabihin na ito dengue ito. Yan. Ang apparent difference na lang, Doc, sa Zika is yung kung totoo na sexually transmitted na rin siya, yung dengue hindi naman, di ba? Wala tayo narinig na dengue. Naging sexually transmitted siya. That's true, no? Uh-oh. So yun malaking pagkakaiba, parang AIDS din pala. Yun yung papanganib dyan. Oo. Naging from mosquito bites, tapos nag-transform, nag-translate into STD and disease, no? Mm-hmm. Yeah, kaya nga, kasi kahit palagay natin, yung galing nga yung isang lalaki sa isang endemic area, no? Mm-hmm. Tapos umuwi siya, at kahit na ang linis-linis ng kapaligiran doon, kung meron man siyang Zika virus na hinaharbor sa katawan niya, mm-hmm. Pwede niya i-transmit yun. Kaya pwedeng kumalat pa rin yun, even sa mga malilinis na lugar. Mm-hmm. At walang mga stagnant water. So, ayan, mm-hmm. Tama. Sabi ni Jerry Maya ng Pampanga, Dr. Baelio, meron po bang gamot, bakuna o madaling treatment sa Zika virus?
Ang alam ko, wala pang ano dyan eh. Ang treatment dyan, mga supportive pa rin. Mm-hmm. And as far as I know, wala pang vaccine against sa Zika virus. Mm-hmm. Ngayon pa lang talaga naintindihan kasi ng mga authorities yan eh. Kaya pinag-aaralan pa lang mabuti. So, Doc, yung mga bago, no? Yan, ngayon lumabas yan, ngayon napag-aralan. Paano po nadi-determine na ito, ang sakit niyan ay Zika virus yan? May mga test, may mga diagnostic test na ginagawa, mm-hmm, para malaman kung Zika virus yan. Mm-hmm, mm-hmm. Gagaya rin ng dengue, may mga diagnostic test na ginagawa para matukoy, no, kung talagang ano yan. Kaya nga, very special yung mga test na yan. Kaya hindi naman lahat ng mga ospital meron yan. Usually yung RITM, mm-hmm, yung San Lazaro Hospital siguro. Pero RITM ang usually tinuturo nila eh. So, nando doon yung mga expert sa field na yan, doon, mm-hmm, makikita. Panawagan po ng ating Department of Health na maging tapat sa pagpasok, pagpapasok na ng Pilipinas, yung may quarantine na document doon na sinasabi nilang i-declare talaga kung nagkaroon ng lagnat. Gaano po kahalaga yun, Doctor? Yes, dapat talaga hindi natin ililihim yon, mm-hmm, lalo na kung saan tayo nang galing, no, mga ganyan. Kasi pwedeng makalat natin yung sakit. And ang unang kakalata nun, yung mga kaibigan natin at kapamilya. Mm-hmm. Kaya dapat talaga sabihin natin para kung merong problema, kinuarantin ka ng DOH, tapos masabihan ka nila kung anong pag-iingat ang dapat gawin. Kaya mas mainam talaga na matapat tayo sa mga declarations natin sa mga ganyang bagay. Kasi, mm-hmm, para din sa ating lahat yan. Yeah. Or maigi na lang, Doc, kung kakayanin, huwag na lang muna mag-travel abroad, di ba, Doc? Yes. Kasi, pero ang alam mo naman, sa mundo natin ngayon, ang liit, ang tao, travel dito, travel doon. Kaya, mm-hmm, ayoko tuloy mag-travel kasi may plano ako, may nag-i-invite sa akin. Natakot. Isa sa mga dahilan ko yan, Doc. Bakit ako mag-travel kung ito kasagsagan nga ng Zika? Why do I need to expose myself? Pero Doc, talagang kinatatakutan din ho yung pagbabiyahe, ano po? Kapag may naririnig na ganito mga insidente? Well, kung minsan nakakatakot, kagaya nung, di ba, yung Olympic Games sa Brazil po. Sa Brazil, pinagkatakutan. Pero tinan mo, wala man nabalita. Mm-hmm. No? Apparently, ewan ko, wala namang bumalita na may mga nakakuha ng sakit doon at ay kinalat nila. So, kaya hindi ka rin dapat masyadong matakot. Basta ingat lang siguro. For the most part naman, medyo kung nasa malinis na lugar ka naman, hindi ka naman makakapitan ng sakit. Mm-hmm. Siguro huling question natin. Si Jansen ng Baguio City, sabi niya, Dr. Baelio, kapag dinapuan po ba ng ganyang klase mga virus, pwede rin maka-apekto ito sa puso, lalo pa kung dati nang may sakit sa puso. Actually, wala akong masyadong alam na epekto niyan sa puso. Ano? Mm-hmm. Ang pinagkakatakutan niyan, mostly, siyempre, yung microcephaly, yung epekto niyan sa babies. Mm-hmm. Because ang sabi nga natin, generally, ang epekto ng Zika virus niyan sa katawan ng tao, mild naman. Although may mga na-report na mga namatay, pero konti yun. Most of the time, nakaka-recover from that infection. Mm-hmm. So malayo naman ho. Kung yung dating may sakit sa puso, talagang pwedeng doon pa rin yun yung magiging cause ng kanyang problema. Kung may sakit sa puso, syempre yung lagnat, yung increase ng heartbeat, yung mga ganun, yun ang pwedeng magdala ng problema sa kanya. Mm-hmm. Walang pinipiling edad, ano ho, itong Zika virus? Walang pinipiling edad yan. Kahit na anong edad, pwedeng madapuan yan. Mm-hmm. Pero yung mga touch, hawak-hawak, hindi magbagahawa yon. Hindi naman. Hindi naman. Kahit yung nag-uusap lang kayo, hindi naman. O, di ba? Sabi, huwag natin kausapin niya, may Zika virus yan. hindi naman droplet infection yan, hindi airborne yan. Kaya kung kahit na may karong kasamang kasabay sa elevator na may Zika virus,
eh hindi ka naman kakapitan. Okay, kasi baka hindi napindutin kung ano yung floor na pupuntahan niya. Dahil sasabihin may Zika virus yung pumindot. Kaya, well, anyway, pinag-aaralan pang mabuti yan. Medyo bago pa talaga yung Zika virus, kaya nakakatakot. Usually, gano'n naman yan. Alright, sige. Doctor, bago tayo mamaalam, ang inyong paalala sa ating mga kabayan. Kaya, well, mga kababayan, kung meron kayong nararamdaman o meron kayong katanungan, padala nyo lang sa ating programa para mabigyan natin ng kaunti kasagutan. Maraming salamat po, Dr. Baelio. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Magandang umaga sa inyo lang. Thank you very much. Dr. Ernie Baelio, mga kaibigan ng ating cardiologist mula po sa Philippine Heart Center at National Kidney and Transplant Institute. 921-4087. Para dun sa mga tumatawag o nagtitext sa atin, pwede po kayo makipag-ugnayan sa Philippine Heart Center, 921-4087. Yung mga nagbabakasyon at gusto magpatingin kay Dr. Baelio, huwag po kayong pupunta doon nang walang appointment dahil hindi po kayo makikita ni Doctor. Okay, so thank you. Maraming salamat, Doc, sa pagsama po sa amin sa araw na ito. At syempre, Professor Romel Agbayari, thank you very much. Hanggang sa susunod. Yeah, hanggang sa susunod. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakisama sa amin sa aming programa ngayong araw ng Tuesday. That's right. Namiss natin, Pera Escuela ni Joyce de la Vieres. Mm-hmm. Busy siya ngayon sa Dubai, sa United Arab Emirates. Hayaan niyo po't inaayos namin ang bagong schedule ni Joyce. Papaano hanggang bukas, 10:30 to 12 noon, magbabalik po ang inyong Bantay OCW. Budyo, tandaan po ninyo, Prime Trade Asia Incorporated, nag-aanyaya po sila para po dito sa September 14 to 18, 37th Manila International Book Fair sa SMX Convention Center. Sa pangalan ni JC Quads, tatandaan po ninyo palagi, lahat po ng problema may solusyon. Pag walang solusyon, huwag nang problemahin at iwasan ang mga taong solusyon na pinoproblema pa. Ako po si Susan K. 12:01 ng tanghali.